So, bali yan nga guys, nakuha ko na yung 1,000. Yung sa akin kasi guys, meron akong DDO online banking. Papakita ko sa inyo dito sa screen yung aking online banking para makita nyo kung magkano yung mababawas. Okay. Actually, hindi ko na ito ginagamit eh. So, kumusta naman kayo dyan? So, bali today, meron akong gagawin na vlog about sa BDO ATM. Karamihan naman sa ating mga OFW, kahit nasaan, karamihan meron tayong mga tinatawag na savings bank account. Usually, yung ginagamit natin is yung BDO. So, marami kasing nagtatanong neto recently dun sa isa kong vlog na magagamit daw ba or mawi-withdraw nyo ba dito yung BDO nyo dito sa Taiwan or kahit sa ibang bansa. Sinabi ko na yan dati sa vlog ko na na-experience ko. So ayan nga yan, ipapakita ko yung una kong video dyan about yun sa GCash Mastercard, tapos naisingit ko yung ganong experience ko tungkol doon. Pero since hindi naman talaga full video yon, tsaka kulang pa yung pag-video ko nung time na yun eh. Ano yun eh, mga parang quick idea lang. So bali ngayon, ang gagawin natin is ipapakita ko sa inyo kung mawi-withdraw talaga siya. Meron tayo ngayong actual demonstration ng BDO ATM card na i-withdraw natin dito sa Taiwan. So para masagot ko na din yung tanong ng iba, eto isa actual vlog to. Mapunta na ako dito sa may ATM machine gamit ang aking BDO ATM. Bali dito guys, mas maganda pala na gagawin nyo yon kung yung BDO nyo is active siya sa online banking. Kasi yung sa akin, hiningal ako. Yung sa akin kasi guys, meron akong BDO online banking. Papakita ko sa inyo dito sa screen yung aking online banking para makita nyo kung magkano yung mababawas. Pero nung before kasi na nag-withdraw ako sa kanya, wala akong online banking. Kaya yung sa previous vlog ko, binanggit ko naman na hindi ko alam kung magkano ang nabawas. Kasi wala talaga siyang wala talaga siyang balance, magkano ang matitira, magkano ang sinerge mo, lahat yun wala. Sinabi ko yun doon sa vlog ko na yun. Wala pa akong online banking ng BDO that time. Pero ngayon na meron na, bali, iko-compute na lang natin kung magkano yung matitira. So may pera ako dito sa BDO ko, ipa-flash ko dito sa screen kung magkano yun. Tapos try natin mag-withdraw ngayon ng kahit 1K na eh. So, tignan natin, guys. Punta na tayo sa withdrawan. 5 minutes later. So, yun na nga, guys. Ang aking BDO ATM card. So, itatry na natin siyang withdrawin. Maliit lang yung laman nito, guys. For my vlog lang talaga. Bali, para makita nyo rin kung magkano yung makakalta sa kanya. Kasi nga, since yung magiging papel nito is walang ano. Nagawa ko na to 4 years ago na, matagal na talaga. So, try natin ulit ngayon. Sana makatulong sa inyong lahat. Yan. As usual, dito na naman ako sa Taiwan Bank. Bali, mahirap kasi puntahan tong lugar na to. Yan. So, dito, magkakaroon tayo na pre and actual demonstration ng ating vlog. So, yan nga guys. Nandito na ako sa may ATM machine. So, lagi nyo lang guys tatandaan na kapag mag-withdraw kayo, lagi may mga nakatatak na Visa, Mastercards, Plus, yan, ang ATM nyo. So, dito sa atin sa BDO, meron akong BankNet at saka yung Cirrus. Ang Cirrus is pwede na. So, ibig sabihin, international withdrawal. Eto yan. Okay? Cirrus. So, bago ko siya i-withdraw,
ipa-flash ko dito sa inyo sa screen yung aking balance ng aking BDO. So, nandyan lang yan, naka-flash. Ipa-flash ko kung magkano ang ano. Try natin mag-withdraw ng 1K na. So, insert na natin. Okay. Yan na. Actually, hindi ko na ito ginagamit eh. Okay, pinasok na. Okay, pabaliktad dapat. So, English natin, guys. Lo. Ang laman nito, guys, is ayan. 2,000 plus. So, pindutin natin yung Credit International card. After Credit International card, ayan na yung susunod niya, guys. So, enter natin yung PIN. Okay, enter your PIN. Enter ko na, ha? Tignan nyo lang muna yung screen. Accept. Okay, tapos pag binalance inquiry mo to, guys, ang alam ko wala kang makikita. Wala kang makikita. Savings account. Transactions process. Please wait. So, ayan nga. Meron. Please remove your card. So, ayan nga. So, ito guys, binalance inquiry ko siya. Ang lumabas is 1,566.82. So, try natin ngayon mag-withdraw. Try natin ngayon po mag-withdraw. After niya ng balance. Withdraw na tayo ngayon. Again, Credit International card. Tignan natin kung magkano magiging bawas. From 1,566. Password ulit. Please select service. Withdrawal. Please select service. Savings account. So, try natin mag-withdraw ng please select now. Malaki eh. Wala siyang 500 o ano. So, 1,000 na lang. NT. So, yan na. Transactions processing. Wait, wait, wait. Dispensing now. Please. Dispensing cash na. Your card. Kinuha na natin ang card. Makukuha na natin yung cash. Diba? So, nakakuha ako ng 1,000. At gamit ang aking BDO. Yan. At dito natin magkakaalaman kung magkano ang charge, palitan. Okay. So, ito na guys. Ang 1,566 ko kanina. Ito. Ang 1,566 kanina, which is 2,800 plus sa Pinas, nag-withdraw ko ng 1,050 NT ang naging charge niya. International. So, bali yan nga guys. Nakuha ko na yung 1,000 gamit ang aking BDO. Tapos, ang nagiging charge niya is 50 NT or I think something 55 NT. So, ipapakita ko na lang yung receipt. Kayo na lang mag-minus. Pero, ganun yung nagiging kaltas niya. So, mas upgraded na to ngayon. Mas pinaganda na yung pinaka-process niya. Kasi before, way back 4 years ago to 3 years ago to 4 years ago, wala lahat kayong makikita dito. Walang balance, wala kang matitirang balance, walang charges na makikita kung magkano ang nakaltas. At the same time, guys, mababa ang palitan. So, i-check natin from 2,800 na laman ng ATM ko. Dito is 1,566 na lang. So, ganun nga lang po, guys. Sana nasagot ko yung tanong, yung mga katanungan about BDO ATM na kung pwede ba natin ma-withdraw dito sa ibang bansa. So, kung naging nakatulong naman sa inyo tong aking video, ang ating tutorial vlog na to, guys, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. At para po sa mga vlog na
gusto nyong makita about tutorial vlog, i-click nyo lang po ang aking playlist na tutorial vlog dito sa aking YouTube channel at paki-follow na rin po ang aking mga social medias account. Please do share guys para naman makatulong sa ating mga kababayan na nandito sa abroad. At take note guys, mas magandang ipa-online banking nyo yung mga banko nyo, lalo na yung BDO. Kasi ako ganun yung ginagawa ko. Kung mapapansin nyo yung pinlash ko kanina, nag-deposit ako ng 73,000 peso, ganun. Ginagawa ko yun guys, hindi lang para savings ko. Hindi ko siya savings. Actually, transfer money ko lang to. Kasi ginagawa ko sa kanya, pag nagpadala ako ng malaki, magkano lang ang charge dito? 300 NT, diba? Tapos, tsaka ko siya isi-separate, papadalan ko yung mama ko, pamilya ko, yung mga pinapadalan ko. Which is, ang charge lang dun is 15 pesos lang. So, napakamura, diba? Compare naman dito na 5 ang padalan mo, 5 rin ang magiging charges mo sa lahat ng padadalan mo, tagli-5 si. Kanyarin, papadala ka ng sa nanay mo, tatay mo, kada padalan mo 300 NT, diba? Eh, ako ang ginagawa ko is pagsama sa video ko, tapos dun ko silang paghahati-hatiin. Tapos dun ko silang paghahati-hatiin kung sino yung mga kailangan ko padalahan ng kailangan. Kaya mas nakakatipid. So, gawin nyo na lang guys na paipa-online banking nyo to. Ayan, para magkaroon din kayo ng video ATM na merong online banking at mas makatipid kayo sa pagpapadala. So, huwag makalimutan guys, mag-like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. And please, do subscribe, pakishare na din po para kalat natin yung ating, imaritas natin yung ating mga issue dyan ng vlog ko. Thank you, enjoy watching, bye-bye. Stay safe. We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what